Hello mga kaplats, welcome back ulit po dito sa ating channel at isang magandang araw na naman po ulit sa ating lahat. At sa araw po na to ay ibabahagi po natin sa inyo kung ano po yung naging karanasan po natin noong una po tayong nag-vlog or noong una po tayong sumubok na gumawa ng sarili po nating content. At kung bago ka pa lang po sa channel na to ay nanyayan kita mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa ganun ay magiging updated ka po ulit sa ating mga susunod na mga videos. Alam naman po natin na sa kasalukuyan po ay maraming gustong gumawa ng sarili nila mga content or marami pong nangangarap din na gusto nila na maging isa din po silang ganap na vlogger or matawag din po sila ng mga YouTuber or mga content creator kung ganun. Kaso ang problema po ng ilan is iniisip po kasi ng ilan na kulang po sila sa tinatawag na mga vlogging tools like ring light or camera, tripod or etc. or tulad nito. So, yung iba po ay nahihirapan or nadi-discourage po or nawawalan po ng pag-asa tungkol po dun sa pinapangarap nila na magkaroon po ng sariling vlog nila. Marami naman pong iba't ibang paraan na pwede po nating umpisahan paano po mag-vlog or paano po gumawa ng sarili po nating videos na pwede natin magamit ang videos na yon sa pag-monetize po ng ating YouTube channel. Nang sa ganun ay matawag po tayo na isa na pong ganap na vlogger kung ma-approve tayo or ma-monetize po tayo ni YouTube. So, ibabagi po natin ngayon sa araw na to kung ano po yung naging paraan po natin noon nung tayo ay nag-uumpisa din pong gumawa ng sarili nating mga videos. Alam nyo kasi mga kaplabs is nung una po wala naman po tayong magandang camera or wala po tayong mga vlogging tools, tripod, ring light, ganun. Wala po tayo noon nung tayo po ay nag-uumpisa din pong gumawa ng mga sariling videos natin. So, ang alalahanin po natin na ang pag-vlog ay maraming iba't ibang paraan. Marami pong iba't ibang paraan o iba't ibang content na pwede po natin gawin para magkakasimula po tayo magkaroon ng sarili nating content. Yung ginawa po natin noon is bagaman wala po tayong magandang kamera, wala din po tayong mga vlogging tools, is ang ginawa po natin noon na content. So, nagpumili po ako ng iba't ibang paraan o iba't ibang content na pwede ko pong magawa kahit na hindi po ako nakikita sa camera tulad ng ginagawa po natin ngayon. So ang ginawa kong paraan noon ay nag-aabang ako ng mga balita or news, yung mga trending topics na makikita po natin sa mga live coverage, ganun po, about sa showbiz, yun po ang inaabangan ko po araw-araw. O sa lahat po ng mga topic doon na nakikita po natin araw-araw, ay inabangan ko po talaga doon kung alin sa mga topic na yun ang posible pong mag-click or posible ko pong gawa ng content na alam ko po ay marami po ang mga manunood. So, nung time na yun kasi na tayo po ay nag-umpisa pa lang gumawa ng mga sarili nating videos, nung time na yun ay marami pong mga balita na nagtitrend po talaga online. So, ang ginawa ko po, kinukuha ko po yung mga detalye noon, nagre-research po tayo noon. Kahit may na lang pong internet natin sapagkat naglalag pa yung cellphone natin is, nagre-research po talaga ako noon. So nakapokus po talaga ako sa research. Kasi kahit ganun po kasi na nababalita na po ay, hindi po tayo basta-basta gumawa ng content. Lalong-lalo na po kung mga kilalang tao po ang gagawan po natin ng content. So ang ginagawa po natin noon is, nagre-research po talaga tayo. So, doon naman po sa pagre-research ay hindi po basta-basta kahit saan ka na lang po kukuha ng mga information about doon sa content na gagawin mo. So, halimbawa, kung may kinalaman naman po sa news ang content na gagawin natin, is marami naman pong paraan kung saan po tayo makakakuha ng mga legit information na alam po natin hindi po tayo mababalikan sa ginagawa po nating content. Kasi po, yung pagbablog po kasi, hindi po tayo makagawa ng content basta-basta sapagkat alam po natin na kung may mga maling information ka po na nilagay sa content mo or sa videos mo ay pwede po tayong makakasuhan. So, dapat ay maging maingat din po tayo sa pagkuha ng mga sources o mga information na nilalagay po natin sa content natin. Pwede po tayong makakakuha ng mga legit na information about sa news, trending, or showbiz doon po sa mga TV channels like GMA, Net25, or The Eagle News.
Ganun po, yung ginagawa po natin mga content ay bago po natin ma-upload ay kumpiyansa po tayo o buo po yung loob natin sa pag-upload nun na hindi po tayo mababalikan, kasi pag kulang or maling impormasyon ang nilagay po natin sa content natin is fake news po ang tawag doon. So makakasira po yun sa image natin, makakasira po yun sa channel natin, higit sa lahat pwede po tayong kasuhan. Marami din po akong sinubukang iba't ibang klase ng content na ginagawa po natin noon, kasi nga eh naghahabol pa tayo noon ng tinatawag na requirements ni YouTube for monetization. So alam po natin na iba't ibang paraan po talagang pwede po natin gamitin. Lahat ng paraan ay pumapasok na po sa isipan natin kung ano paano po tayo makakakuha ng mga viewers or mga subscribers na sa ganun ay makakatulong po sa pag-monetize ng channel natin. Pero yung idea na binigay ko po sa inyo ngayon, yan po talaga ang isa po sa nagpaangat po ng channel natin o sa nagpadami ng subscribers at views noon. Kaya naabot po natin agad within 3 months, ay hindi pa nga po naabutan ng 3 months ay naabot na po natin yung requirements natin kay YouTube na 1,000 subscribers. Bago nga po ako nakapag-apply sa YouTube monetization is 2,000 plus na yung subscribers po natin. Tapos umabot na po sa 6,000 plus yung ating watch hours noon. Yan po ang tanging paraan na ginawa po natin noon. Bagamat wala po tayong mga vlogging tools, wala po tayong mga vlogging equipments na magagamit po natin sa pagbablog natin araw-araw. So wala po akong ginawa noon kundi mag-edit, mag-research, edit, research. Araw-araw po yun. Isa lamang ang paraan na yan sa napakaraming content na pwede po natin gawin kung tayo po ay nagsisimula sa pag-YouTube. Marami pong iba't ibang paraan sa pag-content na kahit ano lang po yung meron sa atin ngayon ay pwede na po natin magamit para masimulan po natin yung tinatawag natin na pag-YouTube o paggawa ng sarili nating content. Kaya po dun sa nagbabalak po na mag-vlog or sa nagbabalak po na gumawa ng sarili nila mga videos ay pwede nyo pong simulan. Napakarami pong paraan paano po natin simulan yung pag-vlog na kung ano lang po yung meron sa atin ngayon ay pwede na po natin magamit yun. Importante lang po is may magagamit po natin tayo na cellphone na pwede po natin ma-upload doon sa channel natin yung mga videos na ginawa po natin. And then pwede din po tayong gumamit ng mga editing apps like KineMaster, ganun po. So yung KineMaster nga po pala na apps ay pwede nyo pong ma-download, wala pong watermark yun. Click nyo lang po yung description link natin sa ibaba. Nandun po yung link na pag na-click nyo po ang link na yun is automatic. Dadali na po kayo dun sa site na pwede nyo na pong ma-download agad-agad yung KineMaster. So nawa kung ikaw na nanonood ngayon na isa ka po dun sa gusto mag-vlog ka, so is napanginahan ka po ng loob sapagkat alam mo po na nasasabi mo sa sarili mo na ay ayaw mong mag-vlog kasi wala ka po mga vlogging tools is ngayon ay pwede ka na pong makapag-umpisa. Yung idea na yun ay masasabi po natin na legit talaga. Kasi yan po ang idea na yan na sinasabi po natin ngayon, yung nagre-research tayo about sa showbiz news is yan po ang isa sa nagpangat po ng channel natin. Yan po ang isa sa mga paraan na ginamit po natin paano tayo na monetize ni YouTube. Kaya kung ikaw ay bago ka pa lang po nakapunta sa channel ko at bago nyo pa lang napanood yung mga videos ko ay inanyayan po kita mag-subscribe at i-click ang notification bell nang sa ganun ay patuloy po kayo ma-update sa mga susunod po nating mga videos. So nawa ang pinag-usapan natin ngayon ay nakakatulong po sa inyo para matrigger po kayo dun sa pangarap nyo pong maging isang vlogger na sa ganun ay makapag-umpisa na po kayo agad-agad paano po gumawa ng mga sarili ninyong mga content. So maraming salamat po ulit sa mga patuloy po na sumusuporta at patuloy po na nanonood sa ating mga videos. Sa ulit po ay magandang araw po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo at God bless you all.